ang pagtawag ng Diyos kay Abraham. Ika-12 kabanata. Ngayon, sinabi ng Panginoon kay Abraham, "Lisanin mo ang iyong bansa, ang mga kamag-anak mo, at kahit ang sambahayan ng iyong ama, at pumunta ka sa lugar na ipapakita ko sa iyo. Gagawin kong isang tanyag na bansa ang lahi mo. Pagpapalain kita at magiging tanyag ang iyong pangalan. Sa pamamagitan mo, marami ang pagpapalain. Pagpapalain ko ang magmamagandang loob sa iyo. Pero isusumpa ko naman ang susumpa sa iyo. Sa pamamagitan mo, pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo." Kaya umalis si Abraham sa Haran at pumunta sa Kanaan ayon sa sinabi ng Panginoon sa kanya. Nasa 75 taong gulang noon si Abraham. Sumama sa kanya ang pamangkin niyang si Lot. Kasama rin niya ang asawa niyang si Sarai at ang lahat ng ari-arian at aliping na tipo nila sa Haran. Pagdating nila sa Kanaan, nagpatuloy sila hanggang sa nakarating sa malaking puno ng More roon sa Shechem. Nang panahong iyon, naroon pa ang mga Kananeyo. Pagkatapos, nagpakita ang Panginoon kay Abraham at sinabi sa kanya, "Ang lupain ito ay ibibigay ko sa mga lahi mo." Kaya gumawa ng altar si Abraham para sa Panginoon. Mula roon, lumipat sila sa bundok na nasa silangan ng Bethel. At doon sila nagtayo ng tolda sa kalagitnaan ng Bethel at Ai. Ang Bethel ay nasa kanluran at ang Ai naman ay nasa silangan. Gumawa rin doon si Abraham ng altar at sumamba sa Panginoon. Hindi nagtagal, muli silang lumipat. Nagpatuloy sila sa paglalakbay papunta sa Negev. Pumunta si Abraham sa Ehipto. Ngayon, nagkaroon ng matinding taggutom sa Kanaan, kaya pumunta si Abraham sa Ehipto para roon muna manirahan. Nang paparating na sila sa Ehipto, sinabi ni Abraham sa kanyang asawa, "Sarai, maganda kang babae. Kapag nakita ka ng mga Ehipsyo, sasabihin nila na asawa kita. Kaya papatayin nila ako para makuha kanila. Mabuti sigurong sabihin mo sa kanila na magkapatid tayo para hindi nila ako patayin at para maging mabuti ang pakikitungo nila sa akin dahil sa iyo." Kaya pagdating nila sa Ehipto, nakita nga ng mga Ehipsyo ang kagandahan ni Sarai. At nang makita siya ng mga opisyal ng Faraon, sinabi nila sa hari kung gaano siya kaganda. Kaya dinala si Sarai roon sa palasyo. Dahil kay Sarai, naging mabuti ang pakikitungo ng hari kay Abraham at binigyan pa siya ng mga tupa, kambing, baka, asno, kamelyo at mga alipin. Pero binigyan ng Panginoon ng nakakakilabot na karamdaman ang Faraon at ang mga tauhan niya sa palasyo dahil kay Sarai. Nang malaman ng Faraon ang dahilan ng lahat ng ito, ipinatawag niya si Abraham at tinanong, "Ano ba itong ginawa mo sa akin? Bakit hindi mo sinabi na asawa mo pala siya? Bakit mo sinabing magkapatid kayo? Kaya kinuha ko siya para maging asawa ko. Ngayon, heto ang asawa mo. Kunin mo siya at umalis na kayo." Pagkatapos, nag-utos ang Faraon sa mga tauhan niya na paalisin na sila. Kaya dinala nila si Abraham palabas ng lupain na iyon. At pinaalis kasama ang asawa niya at ang lahat ng ari-arian niya.